DeMar DeRozan mga idol, mukhang pagod na nga ngayong season na ito. Matapos nga na kanyang napakalupit na buwan ng February, kung saan nag-average nga siya ng 34.2 points per game, 6.2 rebounds and 5.2 assists, 55% sa kanyang mga field goal percentage. Ngayong March naman mga idol, 1 month later, si DeRozan ay nag-average na lamang ng 24.7 points per game, 5.5 rebounds and 4.9 assists, 44% sa kanyang mga field goals. Hindi naman masama yung mga tinatala niyang numero mga idol, pero napakalaki nga ng pagkakaiba. Parang tapos ng mga idol ang pag-iinit neto ni DeRozan, naging normal na player na muli siya. Kaya nga't kung ang team niya dati mga idol ay nasa number 1 seed, number 2 seed, ngayon ay panglima na lamang sila na malaking ang diferensya dito sa Eastern Conference. Pero anyways mga idol, para na nga sa ating next balita, pag-usapan natin ang team ng Philadelphia 76ers na umangat ngayon sa number 1 seed matapos nga itong Miami Heat ay matalo against dito sa Brooklyn Nets sa paunguna ngayon ni Kevin Durant with 23 points. 47-28 ang kanilang record, ang Sixers 46-27. At ito nga ang pag-angat na itong Sixers mga idol ay siguradong makakaapekto sa MVP candidacy ni Joel Embiid. Mas lalo nga itong magtitibay mga idol dahil ang kanyang numero unong kalaban nga sa MVP this year na si Nikola Jokic mga idol ay pang number 6 seed lamang dito sa Western Conference. Kaya nga't maganda nga itong boost mga idol para kay Joel Embiid, para mas lalong mapatibay ang kanyang MVP year. Pero anyways mga idol, para na nga sa ating next at panghuling balita, update tayo sa possible trade nga neto ni Russell Westbrook papunta sa New York Knicks sa upcoming offseason. Ayon kasi sa isang reporter na si Jake Fisher mga idol, kinausap niya nga daw ang mga tao sa organisasyon ng New York. Pinitch niya nga daw yung idea na pag-trade dito kay Russell Westbrook. At halos lahat nga sila mga idol ay walang interest. Parang ayaw nila dito kay Russell Westbrook. Ang pinaplano nga daw ng Knicks mga idol ay i-keep ang kanilang grupo ngayon, ang kanilang mga player, at magdagdag na lang ng mga role players at hindi kumuha ng isang NBA superstar. Wala ngang interest ang team ng New York mga idol kagaya ng narumor nung nakaraan. Pero hindi pa rin naman natin sigurado yan mga idol. Hindi natin alam ang magiging sitwasyon sa off-season. Posible pa rin naman silang magka-interest kay Westbrook mga idol kung mayroong magandang deal na ibibigay itong team ng Lakers. Pero anyways mga idol, sa tingin nyo ba magandang ang trade ito para sa team ng Lakers dalhin itong si Westbrook sa New York Knicks? Or sa ibang team na nga lang na maaaring mas magandang i-offer kesa nga sa team ng New York Knicks? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balit ng NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!